kabaro ko, mga kabaro kong seniors, mga kabaro kong nurses, at mga kabaro kong guro. Nagbabalik ko ang inyong Mama Jackie. Ngayon ay magbabahagi ako sa inyo ng isang napaka-simple, pero masarap, at naiibang pamamaraan ng pagluluto ng sarsyado o sarsyadong isda. Sa Katagalugan, ang tawag dito kay namatisang isda. Ngayon ho, ito ho, recipe ko, makikita nyo doon sa screen. Dito ho ay senior cut ko kasi nagprito na ako ng isda. So, kung may mga tira kayong isda sa bahay, pwede nyo isarsyado. So, any kind or any type of fish of your choice, pwede ho dito. Kaya lang, pinili ko ang tilapia. So, ayan ho, may tatlong tilapia ako na siguro ay kalahating kilo. At meron ako ditong kamatis na chop. Pang-garnish ko ang green onion. Meron akong salt and pepper. Patis. Sibuyas. Siyempre, bawang. At meron akong binating itlog. Dalawa ho ito. Okay, simulan na natin. Samahan niyo ho ako sa pagluluto. Okay, simulan natin. Lagyan natin muna ng mantika. So, medyo dagdagan niyo ng konting mantika. Mga 4 tablespoonful kasi magigisa tayo ng kamatis. Uunahin natin, siyempre, yung bawang. Marami hong mga Pilipino ang sanay na halos lahat marunong namang magkinamatisan. Pero ito ho, kakaibang pamamaraan. Gisan nyo lang ng konti para lumabas yung flavor niya at yung kanyang bango. And then, sundan na natin ng pinong sibuyas. Napalambutin lang natin yung sibuyas na yan. Yan. Pag malambot na siya, pwede nyo nang isunod ang kamatis. Damihan nyo ng kamatis. Piliin nyo yung hinog. At ako, hindi ko sinasama yung buto. Pinipiga ko yung kamatis. Gusto ko kasi, yung pinakalaman lang niya, yung pinakabalat lang niya. Walang buto. Sinatapong ko yung buto niya. Ngayon, sa gitna niyan, pwede nyo na iluto yung patis. Kasi niluluto ko yung patis. Nang sa gayon, hindi ko panisin. Kasi ito ko panisin to eh. May kamatis kasi. Kaya ang ginagawa ko, niluluto ko yung pinakapatis niya. Mamaya natin titimplahan ng asin. Iba ho kasi yung asin, iba yung patis. Magkaiba ho ng timpla. Yung asin, nakakapagpa-strong ng flavor. Pero pareho silang nabibigay ng alat. Okay? So, pagkadurog na ho itong kamatis ko, babalik ho ako sa inyo. Tagan na ho natin. Ayan. Mas maganda ho ang magpalambot ng kamatis ng may takip. Nakita nyo? Sandali lang. Ito na. Yan ho ang kailangan natin. Durog na durog. Nakita nyo yan. At diin na nyo na likod ng sandok. Yan. Yan ang kailangan natin at yan ang hinahanap natin. Okay? So, itimplahan natin. O kung gusto nyo namang may sabaw, dahil ang mga bata gusto namang may sabaw, lagyan nyo ng mga 2 tablespoonful ng tubig. Yan. Itimplahan natin siya ng asin. Siyempre, itimplahan natin siya ng girlfriend niya. Bukal ng paninta. Yan. Kita niyo yan? Ngayon, ito ho ang kakaiba. Yung iba ho kasi, nung araw, ang matatanda, nilalagay ang fried fish dito, yung pritong isda. Ito hong sa akin, hindi, baliktad. Ito ho ay natutuhan ko din sa mga eksperto sa kusina, sa Girl Scout, noong nag-i-school nurse ho ako sa Clara. Nanood ho ako, ito ang kanilang pamamaraan, kaya sinishare ko sa inyo. Which is, pwedeng panghanda. Kasi ang isda, hindi madudurog. Ngayon, pag nakita nyo ganyan, maganda na siya, oh.
That's the time na lalagyan niyo siya ng itlog. Pero yung itlog, huwag niyo kakalutuin. Habang nilalagay niyo yung itlog, hinahalo niyo siya ng likod ng sandok. Ayan. Kailangan 'wag magkulot-kulot yung itlog, okay? Once na nakita niyo nagka-curds na siyang ganyan, that's the time na papatayin niyo na yung kanyang apoy. Turn off the heat. Kasi malulutong masyado yung egg niya na hindi natin kailangan yung lutong-luto. Kasi it will be cooked by itself. So turn off the heat. At ilalagay na natin sa ibabaw ng isda. Para nansa gayon, kung ihahanda niyo ito maghapon at nasa lamesa, yung texture ng isda hindi nagbabago. So ang gagawin natin, punta na tayo dito sa isda. Na aking, nakita niyo ito sa bandihado ko, may isda ako. Okay, lalagyan na natin siya ng sauce sa ibabaw. Ayan. Ganyan ho ang pagsasarsyado na natutuhan ko. Kasi, kung ilalagay nyo yung isda dito sa kawali, eh, luto na ho yan. Bakit lulutuin nyo pa uli? Yun ho ang masasabi ko. Kasi, luto na yan. Kaya kailangan ipapaibabaw nyo lang yung sauce na iyan dito sa ibabaw ng isda. Okay? So, pwedeng ipanghanda siya. Maghapon yan. Ia-absorb ng isda yung sauce na ginawa nyo. Iga-garnish nyo lang ng sa mesa. Para maganda siya. Lagyan niyo siya ng green onion sa ibabaw para presentable sa mesa niyo. Okay? Yan ho ang kakaiba sa sarsado ko. Kasi yung iba, niluto na eh. Luto na yung fish. Lalagay dito pagkatagal-tagal. Kaya, kita niyo sa mga handaan ng mga Pilipino, walang fish na menu. Wala. Wala. Kasi nga, durog. Oh. Mamili lang kayo ng maliliit na piraso ng tilapia, it's okay. So, yan na ho ang sarsyado ni Mama Jackie na may kakaibang paraan ng pagluluto. Sana ho naibigan ninyo. At salamat sa mga subscriber ko na patuloy na tumatangkilig sa aking channel. At yung mga hindi pa nagsusubscribe, mag-subscribe na kayo. And then, i-click nyo yung subscribe and then yung notification bell para lahat ng mga upcoming videos ko ay masundan ninyo. Okay, salamat po at mahalo.